pasa. Hilado. Halika. Talian mo. Nay, kung alam na lang sa loob ng dampi, na alam po at kaaya-aya ang pinasabot ni Sir. Sandali. Nagbago ang aming nagtukto ko na pala ang karambuta. Alam mo naman kami ng aking mayayaman. Pabago ako. Madali ka! Ito sa akin ang pulang lusang nagpula ka sa Europa! Ngunit, hindi na mas kaaya-aya ang itinagusang yun. Tama! Yan na lang ang aking tutotin! Ilang may kulang sa aking tutot. Ang sapatos ko, Maria. Isuot na malabalag sibuyas kung paa ang mamahaling sapatos na yan. Ingatan mo. Unasang maigig. Maigig ang mong sabugas ng tunay na hintag na nakapagpilaw sa mga mata. Luha! Maria, amoy ayaw ka. Nakipaglandian ka naman sa magkatahong dumadaan sa ating tahanan, ano? Hey, ikaw talaga! Ang mga musasa talaga! Bueno, ano? Ayan. Suot na ang pinakamagandang musa ng pinakamagandang donya. Siguradong luha ang mga mata ng mga tao ay sa aking mga kapatid. Ako na naman ang magniningin sa piging ng mayang gabi. Ako na naman ang pinakamagandang donya sa balat ng lupa. At may napareject pa sa sentos na isang mawal matugan yun.
isang sirat na bituin ng panig ng mga kapatid. Hindi ba siya? Kahit ka mo lang kamukakon. Oo nga po! Ang ngiti na mamang daw lamang ay saka magmana sa'yo. Hindi na iya! At sa'yo yung gusto magmana ng aking anak? Nangyari, noong araw, akala ko ang salitang batugan ay apelyido mo lamang. Yun pala, sa story na technical description. Hindi alam ang espesyalidad ng abin ni Rahi. Mula sa akin siya nung nunuwan. Namamalay ka naman sa bali. At ano sa maniyo? Kapiling ko lamang kita eh. Di bali na. Pareto, nag-aasawa ang tao. At saka, di ba sinabi mo sa akin na may amay siyang mayaman? Nasa na tulungan ka at kung siya ko ay mamamatay, ay ito ang labo niyang kaya-kaya sa mga. Thank you.
talaga ganyan po yata ang gira doon mo sila. Oo. Okay, hirap talaga po. Pero halika po, Juan. Nalalaman mo na ba ang meron ka na namang bagong Panginoon ngayon? Ay, ayun na akong balita namin. Ako yung bagong Panginoon na si Señor Don Crispy Sigutera ay di gabalik ng masira. Halika. Eto, may isa ako po. Ngunit hindi ko kayo pinagtatapan sa kanya na
na kinalalaking may 18 taong gulang na nag-aaral sa universidad. Ngunit, di matuloy niyo sinabi rin, sa lalaki, hindi niya parang araw. Magdatapat ko rin naman sa kanyang bagay na yun eh. Sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi lamang ngayon. Kaya kailangan ipaglihim mo ang bagay na ito. Opo, Senora. Makapagpitiwala ko kayo. Salamat, Juan. At yayamang matatagalan pa rin marahil ang aking asawa ay mananaw muna ako at sasaglit sa dormitoryo upang ipaalam kay Lucas na huwag munang uwi sa bahay na ito hanggat hindi ko sinasabi ang bagay nito sa kanyang padrasto. Kaliwanan? Ano po ang sabihin ko kayo na sabihin kung lumaki? Sabihin mo sa kanya na ako ay sumaglit lamang sa isang bahay na tiyak ko may sakit at bawal tinagal. Kung siya ay dumating at nais magpahiya, ituro mo ang aking kwarto. Bah! Hintay ka! Susulat ako na maikli! Pabuli ako! Maganda! Ngunit,
ayon sa termino ng sulat ay sadyang napaka init ng ulo. Nagustuhan ko. Nagkapadalaan kami ng larawan. Nagkasulatan kami. Sumagot siya ng oo. At ako'y nalaking pakakasal sa kanya. Ay, ngunit sadyang pagdating ng geray, hindi na ako nakulit. At siya namang pagkakilala ko kay Marcela sa isang Eric Shepard. At kami nagkaibigan. Nino ba? Pwes ni Marcela. Kaya nga, nang kami makasal, ay nagpadala ko ng linang kay Maria na nagsasabing binabawi ko na ang pangako ko sa kanya. At ano naman ang sinagot niya sa iyo? Bueno, chico, narito ang kanyang huling linang. Pakinggan niya. Kinoong his in psikotera. Kilo-kilo bagong Pilipinas. Minamahal kong sana'y magiging asawa. Matapos mong madispatchang isa-isa ang ating mga prospects at ang mga tech-offs. Dahil sa pag-asa ko kayo ay isang tao may isang pangunsa, ay natanggap ko ang liyang ninyo na nagbabalita kayo'y nag-asawa na sa isang Doña Marcela na nabalo kay Don Matias Pakastas. Dahil dito ay ihanda na ninyo ang inyong katawan. Grabe talaga. Pagdating ninyo rito sa Maynila, ay sasadyain ko kayo sa inyong bahay at hihingin kong tayo'y magkaliwanagan. Pag hindi ninyo ako binigyan ng satisfaction, ay makakakontrata na kayo ng isang kabaw sa punerarya ni Kyoge at ng isang lote sa Cementerio del Norte. Ang nagbabanta ninyo, pinagtaksilan, Maria, parang ako. Grabe! Talagang grabe ito, Chico. Ano na ba ito ng iyong asawa? Hindi ba nga eh. Bakit hindi mo sinabi sa kanya bago malalaman kayo makasal? Tama nga sana. Ngunit, ako'y isang lalaking kapag nakakita ng magandang babae, nakakaligtan ng lahat. At isa sa mga nakaligtan ko'y ang sabihin kay Marcela na meron akong anak na talagang 18 gulang na nag-aagal ng pagnanarsis. Bueno, chico, sa gitna ng ganitong pag-usutan eh, ano ang ibig mong gawin ko? Ang ibig kong gawin mo ay... Magkabang ka rito sa pinto. Pag may dumating ang alat ay Maria. Kinis pa siya ito ba? Ay! Sa akin anak na huwag muna kumarito
hanggang hindi pa nalalaman ng kanyang madrasta ang lahat-lahat. Bueno, ikaw lang bahala. Oo na lang. Maalala ko lamang. Kapag may nagtanong sa'yo kung sino ka, sabihin mong ikaw ay sino. Don Crispin Sigoderal. Adios. Adios. Thank you.
Maria! Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mo niyakos at ingat ka. Sisimula sa mga. Ano po, Juan? Nararamdaman ko siya isang tao ang mga kapalagayan ng loob. Oo, napakabait nung sinabi ko nga na tayo may isang anak na lalaki. Hindi ako binigyan ng 500 piso. Binigyan ka na 500 piso? Bakit hindi mo sinabi quintuplet? Thank you.
Ay, Tira. Magalong pa lang ito. Kanilang kwarto yan. Aba, dikit doon yung Marcela po. Abay, saan sa ako ba? Bueno, magpapalabig mo naman ang pala. Aba! Hindi mo kayo maanang pumasok dito. Ewan ko niya.
tumitingin muna lang sa iyo kung bakit. Ngunit hindi siya naniniwala kapag ipinalagay niya ang ako'y gumagawa lamang ng paraan. Ay nagpakatanggi-tanggi at sinabing
Alay nga ka na naman, hindi naman napangalap kung buhay pa ako patay. Nagilim ang aking panigil. Nagilim ang aking panigil. Uy, naiiwala ko na ako. Alamang siya ng parado kung siya ako na iwan. Ngayon na ba? Ito ang tumitigil sa akin na mababal niyo. Nakapagkapag ka nga na! Hanggang ito niyari sa akin, dismasok lang. Alam ko rin ang parinig.
at ang kanyang silong may sakit, namatay na rin. Kaya ginawa siya tagapagmana sa lahat ng naiiwan natin. Ay, parang ito. Ito na ha? Bakit mo ito? Hindi ba sinabi mo sa akin na ikaw ay nagaanak? It's a letter from our friend. Hi, Steve!
Okay. Sasawa ko.